Bata pa lang ako, namulat na ako sa kahirapan. Nalala ko 5 years old na ako noon. Sinasama na ako ng nanay ko sa palengke para magbenta ng mga prutas. At ginawa ko yun hanggang tumutungo ng college. Sobrang thankful naman ako dahil nga kahit pa paano, natapos ko naman po pag-aaral ko dahil po doon. Nung nagtatrabaho na ako, nakaka-discourage kasi nga, yung ina-expect ko na makapagbiga ko ng sapat na alagat ni nanay, hindi ko nagawa yun. Kasi sobrang late ang sinasahod ko that time. Nag-decide ako nang umuwi sa amin at mag-apply na lang ako na papuntang abroad, sabi ko. Kaya nag-apply ako papuntang Hong Kong. Nung nasa abroad na ako, excited kasi makakatulong na talaga ako sa family ko. Makapagbigay na ako ng sapat na alaga sa nanay tatay ko. And then pangalawa yung sobrang malungkot kasi malayo ako sa family. Nung nasa Hong Kong na ako, hindi ko na-expect na makahanap ako ng masungit na amo. Okay lang sa akin ang trabaho kahit mahirap siya. Pero yung paano ko tratuhin ng amo ko, hindi ko talaga kaya yun. Sabi kong ganun, uwi na lang ako, maghanap na lang ako ng trabaho. Because that time din talagang I was praying to God na Lord, sabi kong ganun, ganito ba talaga yung buhay na binigay mo para sa akin? Kailangan kong maghirap ng ganito. And hanggang isang araw may nag-offer sa akin na mag-aral ako ng caregiver, and then after a few months, natapos ko po yung course ng caregiver. Nung nag-apply ako papuntang Canada, yun naman yung time na nag-start na imbitahin ako ng kuya ko na mag-join ng Eve Global. Noong una, hindi talaga ako sa negosyo. Sabi ko talaga, hindi ko linya yan. Sabi ko mag-abroad na lang ako. Nung time din ngayon, kailangan ng nanay ko yung products. And pati yung lola ko, kailangan niya. So, wala akong choice that time, kundi talagang bumili na lang ako ng package. And yung pinabili ko pa ng package, inutang ko pa. So, nag-join ako sa In Global. And after a year, nakalimutan ko ng pag-abroad ko. Nakalimutan ko na ang Canada. Kasi sabi kong ganun, kung pwede ko naman kitain dito sa Pilipinas, ang pwede kong kitain sa Canada, bakit pa ako mag-abroad? Talagang pinag-aralan ko yung negosyo. On my second year, dun ko po na-earn yung first million ko. And then on my second year also, nabili ko po yung first car ko. Dati, naglalakit lang ako. Ngayon, nagda-drive na ako ng sarili kong kotse, di ba? So, tinuloy-tuloy ko lang po. That time, sabi kong gano'n, gusto ko na rin mag-asawa. Nung nag-start kasi ako sa InGlobal, natutunan ko talagang mag-set ng goals. Kaya sabi kong gano'n, bago ako mag-asawa, kailangan nasa Millionaire's Club na ako. Na-earn ko na yung first million ko. Nabili ko na yung kotse ko at nabili ko na rin yung pangarap ko na bridal car. E nakakatawa kasi nagagawa ko po lahat yun. And sobrang thankful ako kasi hindi lang sobra-sobra yung blessing kasi nakapag-asawa rin ako ng napaka-bait at napaka-supportive. And yun ang pinaka one of the best gift na na-receive ko kay Lord. You never have to be a super wife or a super mom in our marriage. I only ask that you just be yourself. So, nakakatawa nung nag-decide kami mag-asawa na gawin ang M Global together dito sa Pilipinas. Nung pabalik ako ng Pilipinas, nung nagtrabaho ako sa Hong Kong, sabi kong ganun, babalik ako ng Hong Kong para hindi para magtrabaho, kundi mag-travel na lang. At yun po, nakakatawa kasi dito po sa M Global, nakamit ko po yun. Ilang beses na po, pabalik-balik po sa Hong Kong. Hindi lang po sa Hong Kong, kundi nag-travel na rin po kami sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia. At hindi lang po yun, kundi naikot ko na rin po ang buong Pilipinas. Sobrang thankful ako kasi isa sa pinakapangarap ko rin po na mabiling sasakyan po. Few months ago, I bought my Montero Sports 2013. When I started believing, sunod-sunod ko nang nakamit mga pangarap ko sa buhay. Ang desire ni Lord sa atin is to live in prosperity. That's why I'm living in prosperity. Pero syempre, bago mo matamasa yung mga kailangan matamasa sa buhay, kailangan pinagtatrabahoan lahat yan. When you want God to move in your life, you need to move in faith. When you move in faith, everything is possible. Lahat ng gusto mo na mangyari sa buhay, mo makakamit mo. Guaranteed yan, 100%. At hindi lang po yun, nakabili po ako ng bahay ko sa Camellia a month ago. Isa sa pinakagustong-gusto ko po rito yung buong family po kami na ginagawa po itong negosyong ito. Nakakatuwa kasi lima po kami magkakapatid na may kanya-kanya na rin pong sasakyan.
Napatunayan ko na hindi lang po pala pag-abroad ang kasagutan para makamit natin ang mga pangarap natin sa buhay, kundi meron din po palang mga oportunidad sa Pilipinas na kagaya ng Inglobal na pwede nating makamit ang mga pangarap natin sa buhay kasama ang pamilya natin.